Simbang Gabi, day 2. Nakita niyo ba ako? Kasi di ko kayo nakakita. Ayan, naglalakad na ulit kami papunta sa simbahan. And then this time, ang magkasama ay yung papa ko. Tsaka yung kapatid ko, nandun sila sa harap na umuna na. Ayan, nakikita niyo ba yan? Suot ko siya ngayon. Ang ganda, diba? Ayan. Ito na naman tayo sa social distancing. Hi G's! Ngayon, kagigising ko lang tapos kasusuklay lang ng buhok ko. And naghilamos na din ako. Tapos, ngayon, ang ginagawa ko lang naman is nagko-collect ng mga errands ko dito sa cellphone ko. At hindi naman necessary. Tapos na yung ginagawa ko dito sa phone ko. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa mga kaibigan ko, sa mga mahal ko sa buhay na nag-subscribe agad sa channel kahit ka-up ko lang ng unang-unang uploaded video ko. Kasi ang dami ko nang ginawang clips, unfinished vlogs, pero I decided not to edit it. There's always a hesitant while doing it. And kahit na ilang beses na ako nakapag-film, nag-try ng maraming makeup, maraming mga dailies, hindi ko siya ina-upload. Pero ngayon siguro this is a chance para magtuloy-tuloy ako. And i-recreate ko na lang kasi nag-delete na ako ng mga clips na hindi ko nagustuhan. I am just very thankful for you guys. Sobrang na-appreciate ko yung pag-follow or pag-subscribe nyo agad sa akin. And hindi ko ina-expect yun dahil, ayan, una sa lahat, daldal lang naman akong tao na halos lahat ikwento ko na. Alam yun ang mga kaibigan ko dito sa town ko and sa mga nakakasama ko. Ang main goal ko kasi dito is not to have a lot of subscribers actually. Ang gusto ko lang naman ay i-share sa inyo yung mga simpleng thoughts ko. Minsan kasi nagtithinking out loud ako. Alam nyo yun, yung meron kayong sudden realization talaga sa buhay na minsan habang naglalaro ka, bigla na lang mag-i-snap sa'yo. Hindi lang naman ako yung nag-i-struggle sa buhay. Lahat tayo, we just need to conquer it. Dahil, bakit tayo magpapatalo sa buhay? At marami pang blessings na hindi lang natin nakikita. Little things. Appreciate those people na nakasurround sa'yo. Family mo na nakaalalay sa'yo every time. And nasabi ko na nga sa inyo yung mga friends and yung mga loved ones. Ginawan kita ng calling favor. Okay na sa akin yung thank you. Kasi I am not a materialistic person. I am not that bougie enough to maintain our friendship. Gusto ko lang yung naaalala. And yun, na-appreciate ako for the sake of a simple thing. Ayun. Right now, I will try my best para hindi masyado huminga sa mic kasi medyo masakit sa tai ngayon. And wala akong magawa as of now kasi nga hindi pa maayos yung microphone natin. Pero may hahanapin lang ako sa YouTube ngayon na parang affordable or may hahanapin ako ngayon sa YouTube para dun sa hinahanap kong background. Tapos, nagbabala kami ng kaibigan ko ngayon maglaro since wala naman akong gagawin for the meantime. And then, after nalaro ko, baka maligo na ako and then take a rest. And then, edit this video and then upload it later, okay? Video na lang ako maya-maya. And ita-timelapse ko na lang yung paglaro namin sa TFT. So, hindi nyo na maririnig yung mga pangyayari namin sa Discord.
50 ako, naghahanap ako ng magagawa. Tapos, natalo naman na ako. So, manunod na lang ako sa mga kaibigan ko. Hindi naman ako pro player ng TFT. Pero, masaya naman dahil natututo ako sa mga kaibigan ko. So, later on, I will see you guys. Mas malinaw kasi meron na akong ilaw na provide yung emergency light ko. Tapos ngayon, kayari ko lang mag-TFT, first time ko mga second place kasama yung mga kaibigan ko. Dito na ako ngayon para sabihin sa inyo yung pangalawang bagay na ipinapasalamat ko ngayong 2020. Yung number 2, sobrang, ewan ko kung magiging emotional ako kasi yes! Kasi ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. Pinapasalamat ko
every single year. Ayun. Every year, or simula pa nung nabubuhay ako. Siguro alam niyo na yun. Tama, yun ang aking parents. Yes, ang magulang ko yung pinapasalamat ko sa lahat. Simula nung nabuhay ako, napapasalamat ako sa kanilang dalawa. Bakit? Number one, they are the one who molded and raised me in the person I am now today. They are my gems. They are so important to me. Like, I cannot live without them. Yun nga lang, hindi ako dependent sa kanila. I still have my own choices. I still have my own life. Yun nga lang, I cannot live and I cannot find my happiness without them. Kahit mag-window shopping lang kami nung bata ako sa SM, wala kaming bibilin, pupunta lang doon. Pero sobrang saya ko na noon. Kahit kakain lang kami, hanggang sa lumaki ako hanggang makayari ako ng kolehiyo. Ayun nga lang, hindi pa ako nakakabawi sa kanila since lahat ng mga plano ko sa buhay na dapat mangyayari noong March pa, medyo nawala. Dahil nga, super naging nakakaloka talaga nakakaloka talaga yung aso. Nakakaloka yung pandemya or yung COVID. Ngayon, hindi lang naman ako yung napagpatapos nila. Actually, believe ako sa kanila eh. Sa dinami-dami ng challenges nila sa buhay, kahit sa kanilang dalawa or sa pamilya, kinaya nilang dalawa as one. Nabibilib ako sa magulang ko. Kasi kahit... kahit na hindi nila anak, tinulungan nila hanggang makayari at magkaroon ng lisensya. Sobrang bilib ako sa kanila at hindi to magiging bato, kundi dahil sa lakas ng loob ng magulang ko. Hanggang ngayon, kaya isa sa mga struggle ko ay yung hindi ko kayang ibalik agad yung sinakripisyo nila sa akin. Hindi lang sa akin, kundi sa mga taong tinulungan nila ng buong puso. Nagigilty ako kasi hanggang ngayon, nakatenga ako sa bahay kahit may ginagawa ko para sa sarili ko or ginagawa ko to. Nandun pa din yung problema ko sa sarili ko na gusto ko nang makabawi sa kanila. Ang hirap kasing makita na napapagod sila. Tumatanda na sila. Kaya somehow, gumagawa ko ng paraan para makatulong sa kanila kahit dito lang sa bahay. Kahit ngayon lang, temporary lang naman. Ganon, sobrang mahal ko ang magulang ko. Sila yung, alam niyo yung best friend ko sila. Kahit nag-aaway kami, nagpapatawaran kami dahil apaka-maldita ko, apaka-sama na ugali ko. sige, akayin ko na lahat ng sama. And I'm still trying my best para kahit papaano makita nila yung good side ko. Hindi ako nagtatampo sa kanila. Never ako nagtampo sa kanila. Sadyang, minsan, yung mga words ko, hindi nila naiintindihan kasi iba yung pagkaka-deliver or iba yung pagkakaunawa nila sa gusto kong sabihin. Yun na nga eh. I am very, very bad at explanations. Yung may gusto kong i-point out pero in the end, ang dami kong sinasabi. May mga subtext, ganon. Mas tumatag kami as one. Ang sarap-sarap makita na bagets yung pamilya mo. Yung parang magkasing edad lang kami, magbibiroan kami, magkakain kami. Sunday is our family day at hindi yun namin laging pinapalagpas. Pagkayari magsimba,
family day na yon, asikaso ng bahay, asikaso ng kapatid ko. Sila, magluluto sila, magpe-prepare sila. Sobrang saya ko kasi kahit nung walang-wala or naligaw ako dati, hindi nila pinaramdam na wala na akong kakampi. Kahit lahat na ng mga bagay sa mundo mawala, hindi nila ako pinabayaan. Kahit na lahat ng mga tao na iniwan kami sa ere, nakita ko yung tatag ng magulang ko. Kaya sobrang papasalamat ako kay Lord kasi meron akong magulang na sobrang tatag nila sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng problema. Merong solusyon, meron silang kaakibat na lagi silang positive. Kaya siguro, eto ako, kahit anong problema, nagiging optimistic ako na masosolusyonan ang lahat dahil sa kanila, dahil ipinapakita nila sa aming tatlo na kayang-kaya namin ang problema. Kasi hindi sa'yo ibibigay yan kung hindi mo kaya. Kung naniniwala ka sa sarili mo na kaya mo, kakayanin mo lahat kahit gaano man kabigat. Hindi ko intensyong umiyak sa video na to. Diyos ko, pangalawang video pa lang, nagkakandaiyak na ako. Emotional ako pagdating sa mga magulang ko. Dahil sobrang na-appreciate ko sila. Nagpapasalamat ako sa kanila. Dahil mahal nila ako. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil naging huwaran sila sa amin. Sa videong ito, huwag sana kayo umiyak. Dahil, syempre, kailangan lang talaga natin ng appreciation and doon mo malalaman na buti na lang meron akong magulang, buti na lang kahit anong mangyari, hindi nila ako tatalikuran. Kaya, geez, please do love your parents unconditionally kasi sila talaga yung maging number one true love nyo. Sila ang hindi bibitaw sa inyo, sila ang hindi aalis sa tabi nyo. Kaya sana bagong pagkayari ng video na to, yakapin nyo yung parents nyo, yakapin nyo yung guardian nyo, yakapin nyo yung tumayong magulang nyo, and magpasalamat tayo. Sabihin natin na mahal na mahal natin sila kahit anong mangyari, at magpasalamat tayo sa mga sakripisyo at ang mga bagay na itinuro nila sa atin. Okay? So, ayan lang naman. Sorry kung naging emotional ako, at sana maging masaya ang araw nyo. Mayayari na rin to. Anyways, goodbye!